Napanood nyo ba ang laro kagabi? Sobrang daming maaaring makuhang highlights. At mayroon ding mga napulot na aral at kabatiran. Mga pasaring na pwede rin nating pagnilayan. At sa video natin ngayon, titingnan muna ulit natin ang mga magagandang kaganapan sa nangyaring laban sa pagitan ng Saudi Arabia at Gilas, Pilipinas. Anong masasabi ninyo sa naging laruan ni Kai Soto? Tila ba lumabas talaga ang kanyang laro sa tuwing sila ay magkasama ni Jordan Clarkson? Nagtapos nga ang laro ng mayroong double-double ang batang big man. Ang kanyang stat line, 16 na puntos, 13 rebounds at 4 na blocks. Kaya talagang umangat ang laro at kinawawa ang kanyang mga bantay sapagkat higit siyang mabilis at mahaba. Position defense, the other should have come back and help. Oh! Oh! Kai Soto! Si Dwight Ramos, malaki rin ang naging suporta para sa kanyang kupunan. Siya ang nagsilbing karelyebo ni Jordan Clarkson na kung saan siya ang isa sa mga pinuntahan talaga ng Gilas para sa opensa. Hindi naman tayo binigo nitong si Dwight. Sa katunayan, binigyan pa niya tayo ng mga plays na hindi talaga malilimutan, tulad ng kanyang dunk. Dwight Ramos! Oh! And finishing on his end! Kung dati flamethrower lang ng Jazz, ngayon ay flamethrower na ng Pinas. Iba rin talaga marinig ang sigaw ng home crowd na alam mong nasa likod mo buong laro. Kaya naman nandoon din ang kumpiyansa na tumira kahit pa sa malayo. Bukod sa scoring, matutuwa ka rin talaga sa karakter at pagiging professional nitong si JC. Clarkson on the other side! Yes! That doesn't go. Jordan gonna shoot it. Holds up from halfway. Kabila ng kanilang magandang pagpapakita para sa Gilas, ang higit na nakabibilib kila Clarkson at Ramos ay ang kanilang kababaang loob. Malamang para sa kanilang pinakamalalakas na sigaw ngunit hindi sila nagwalang bahala sa kakaibang nangyari kay Coach Chot Reyes. Sa katunayan, sila ang unang nag-call out sa pag-boo ng mga fans. Dito mo rin makikita ang lawak ng kanilang pagtingin. Na bawat manlalaro, coaching staff at ang lahat ng bumubuo sa programa ay dapat bigyan ng respeto. May punto nga naman sila na kung tunay ang pagsuporta sa Gilas, sana isuportahan at palakpakan hindi lamang ang mamakitinang na bituin. Batid marahil nila na may pagkadismaya, ngunit hindi lang din siguro sportsmanlike na ibumo pa ang isang tao sa sarili nating bayan. Ang kinagandahan sa mga malalaro ng Gilas, alam nila kung paano iaangat ang kanilang kapwa. Patunay lang din talaga na there is no I in a team. Anong masasabi ninyo sa nangyaring ito? Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang poot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.